Hello, magandang araw. Ito naman po ang inyong Pandesal Gaming. Nagbabalik upang magbigay sa inyo ng panibagong tips dito sa ating nilalarong NFT game. Alright, so kumusta na po tayong lahat? Hopefully, naging mabuti po ang ating mga araw. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please hit the subscribe button. Malaking tulong po yan para sa atin. You can also click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong laro na NFT, mga play to earn at play to play. Alright, shout out nga pala dun sa aking mga subscriber na nakita sa comments, si Jeff Navarrete, salamat po. Si Dustin Santiago, si Pinoy Tasty, at kung gusto niyo ring magpa-shout out, you can just leave the comment below sa video na ito. Wala naman pong problema 'yon. Okay? So ang dahilan po kung bakit po tayo nandito ngayon sa ating MIR M is para po sa mga baguhan na gusto pong magsimula sa paglalaro na hindi alam kung paano gagawin. Alright? So mag-start po tayo from registration hanggang pwede na kayong mag-AFK. Okay? So ang una po natin gagawin, punta po tayo sa website ng ating MIR M. Ayan. Lalagay ko po yung website link sa baba para maklik nyo. So, dito po ang website. Then, just have to click on download. Meron po tayo sa PC version na madadownload nyo po. Pero, kung gusto nyo po sa Play Store or sa App Store, hanapin nyo lang po ang MIR M at madadownload nyo na po ito. Okay? So, ano nga po ba yung mga pwede nating gamitin para makapagsimula ng MIR M? Anong mga account or anong kailangan? Alright, magla-log out lamang po ako para ipakita sa inyo kung ano ang kailangan. Okay? So, tignan natin dito. Ayan. Hindi na natin kailangan mag-log out. Kailangan nyo lamang po is Google, Apple, or Facebook. Okay, pero ila-log out na rin po natin. So, log out. So, iyan po. So, bali, once na-download nyo na po yung client or napunta na po kayo sa na-download nyo sa cellphone nyo or sa computer, pwede nyo na pong i-run or i-open yung client. Okay? So, click nyo yung start. Magre-register po kayo either with Google. Make sure na valid po yung email nyo kasi kailangan nyo pong i-verify yan. Or Apple, pwede rin po ng Facebook. Okay? So, since meron tayong Google, mag-sign in po tayo sa Google. Okay? O, ayan. Pag nakapag-sign in na po kayo, pwede na po kayong mamili ng server. Okay? So, check po natin kung ano yung mga recommended servers. Pwede naman po kayong pumunta sa servers or sa server na gusto nyo, recommendation kung may kaibigan kayo din, di mas maayos po para makapagano po. Pero yes, dito po kayo pipili ng server kung anong gusto nyo. Nasa inyo po yan, decision nyo po kung paano kayo pipili ng server. So dito po tayo sa Asia Server 15. So since nakalagin na tayo, ang susunod yung gagawin is click nyo yung start now. Okay? So, meron na po akong character. So, ang gagawin po natin is pupunta po tayo sa character selection. So, pag bago pa lang po kayo, wala pa po kayong mga character, syempre. Kayo po ang mamimili. Depende po sa gameplay or depende sa style ng paglalaro nyo po. Okay? So, ganito po. Meron po tayong warrior. Warrior, alam naman natin ang warrior is more on matitigas, tank, saka mga melee type. Ano po ba yung melee type? Ibig sabihin po ng melee type is sila po yung mga short range na character. Okay? So, kung type nyo yung gameplay ng warrior, piliin nyo po siya. Okay. So, balik po tayo sa mga character selection. Taoism or Taoist. Pasensya na po kung mali pagkaka-pronounce ko. Ito po is more parang magic type siya, tapos merong siyang summon
na skill. So, contempt nyo po yung mga ganito na medyo tanky din po kasi may yung summon nyo po is siya po yung parang nagtatanky sa mga kalaban. So, malayo ka, long range, tapos tinatank po nung pinakang sinusummon mo yung what you call this, yung mga kalaban. Yan po. At last character po is sorcerer. So alam naman po natin sorcerer, mga long range po yan, saka magic type. So basically ito pong mga sorcerer is long range pero malambot po siya. Pero when it comes to damage, malaki po yung damage niya. Okay? So at the moment, magta-try po tayo mag-create ng character. So piliin po natin tong sorcerer. Long range. So ayan po. So after nyo pong napili, nag-decide na po kayo kung anong character na gagamitin nyo. Then maglagay na po kayo ng pangalan dito po sa taas. Pandesal Tess. Pandesal Tess po para sa akin. Ayan. So confirm nyo po. Then yan, pwede nyong panoorin or skip po yung mga scene. Pero kung medyo gusto nyong manood, pwede naman po. Okay. So, siya nga po pala. Just want to tell you, kung talagang gusto nyong saseryosohin nyo, magpa-play to earth po kayo, kailangan nyo pong mag-create ng Play Wallet sa Google Play or sa iOS. Ang hahanapin nyo lang po is Play Wallet. Then, makaka-create na po kayo ng wallet doon. Okay? So, papaliwanag ko po sa inyo kung ano yung importance ng pagkikreate ng wallet later. So, skip na po natin to at hindi naman po tayo manonood. So, ayan po. So, basically, yan po ang magiging parang unang-unang makikita nyo. Ano po ba yung unang gagawin nyo pag nakita nyo po yan? Ang gagawin lang po natin is to follow po natin tong main quest. Ayan po. Ayan. Ayan po, follow lang po natin. Kung gusto nyo pong mano-mano, okay lang yan. Walang problema. Click-click nyo lang. Pero, kung gusto nyo po na hindi na kayo magki-click, ang gagawin nyo lang po is punta po kayo dito. Ayan lang po. Punta po tayo dito sa Auto Miscellaneous. Ang clinic ko po ay yung pong bilog. Alright? Ang clinic ko po ay yung bilog na ito. At meron po ditong quest consecutive progression. Click nyo lang po yan, then automatic mag quest po siyang mag-isa. Pero dahil tutorial po, may mga kailangan pa rin kayong pindutin. So after tutorial, dun po talaga gagana ng gusto yung mga auto quest na tinatawag. Okay, so yan, follow lang po natin tong mga quest. Yan, makikita nyo po itong character na to, which is talagang malakas siya when it comes to damage. Pero normally ang mga wizard or sorcerer, medyo ang ano po niya, defenses mababa. Okay, so huwag nyo rin pong kakalimutan na i-click ito pag nag ano na kayo, naglaro na kayo, click nyo yan, then click nyo po yung settings, then account, at i-type nyo po MIR Grand or MIR M Grand Open. Okay, then click nyo po yung register coupon. Since nagamit ko na po yung coupon na to sa isa kong character, hindi na po gagana. So, per account lang po yung coupon na yan. Okay? So, ulitin ko po, ang itatype niyo po ay MIR M Grand Open. Okay? At kung meron din po kayong registration code sa beta, pwede niyo mo rin pong magamit yan. Itatype niyo lang din po doon. Marireceive niyo po yun sa email niyo. Okay? So, ito po, use now. At meron na tayong skill. Sundin nyo lamang po ang mga tutorial na ito. At pag sinunod nyo po yung tutorial na ito,
explain po sa inyo kung paano paglalagay ng pads, kung paano gagawin, at kung paano po tumatakbo yung laro. Okay, later on po ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-AFK. Okay, so ito, katulad nito, yan, paglalagay ng mga potion, kailangan nyo yung slide down. Ito, lagay nyo po yung potion, kailangan nyo rin siyang ilagay na ganun. Saka to, yan, click nyo. Minsan pag hindi ka familiar, medyo nakaka-overwhelm. Pero wag po kayo mag-alala, ang laro pong ito ay napakadali. Kayang-kaya po natin ito. So yep, tinatapos lang po natin yung main quest, yung mga tutorial. Yan, skip po natin yan. Ngayon, kung hindi nyo po nag-gets or hindi po nyo po nag-gets yung mga sinasabi ko, pwede nyo naman po itong balik-balikan. Ito, meron nga palang auto button dito. Yan, i-click nyo yan pagka gusto nyong mag-automatic. Alright, ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po mag-auto AFK or mag-AFK ng matagal. Okay? So, ito po para po sa, siyempre, mga baguhan pa lang naman po tayo. Ito po ang gagawin natin, okay? So, ang gagawin nyo po, nakikita nyo po yung bilog na to sa baba. Ayan, i-click nyo lang po yan. After nyo pong maklik, then, meron po dyang tinatawag na auto hunt. Okay? So, ayan, medyo nag-stop kasi nakaano tayo. Ano po muna natin. So, ito, papaliwanag ko po muna lang sa inyo. Ito po, dito po, pinindot ko po sa bilog na may red and blue.